sa siyang hindi siya preterist, hindi siya preterist eh. Dispensationalist siya. Ngayon, itong dispensationalist, ang dati na kami nila na mayroong masharing niya. At si Eric Tula, the history of dispensational of the mystery. Yung kanilang mga teaching, nakikin ko lang, pero hindi ko maintindihan na ulan. Nung tumating si Mappy, saka ko lang naintindihan yung tungkol sa kanila. Pero hanggang ngayon, talaga aralan ko pa rin. Kasi so, meron din silang talagang dali. Meron din silang dali. Pero, kumpara naman sa atin, talaga sa atin, mas kulito talaga. Katulad na limbawa, yung tungkol sa Acts, di ba? Yung Book of Acts. Ang Book of Acts, sa dispensation is divine nila yan. Meron din ang, meron silang tinatawag na nag-start, meron kumahawak na start ng dispensation of grace eh, doon sa Acts chapter 2. Katulad ni Clarence Larkis, ang Baptist. Ang Baptist, ang kanilang dispensation ng grace of God, doon sa Acts chapter 2. Pero, sa dispensation, meron pang kumahawak na kung tawagin, meet-ups. Sabi ni Reverend, ano meet-ups? Meet-ups. Ibig sabihin ng dispensation, pumasok sa after ng conversion ni Pablo. That is Acts chapter 9 and verse Acts chapter 9 and Acts chapter 13. Yun ang being asked. Nag-usap kami ni Martin, sabi niya, before, ang aking position nasa being asked siya. Na Acts 9 chapter 13. Binasa na lang ninyo, makita niyo. Binasa ko na yung comment. Pero sabi niya, nag-book ako ng Acts 28. Nagulat ako, 28! Bakit? Oo, mas maliwanag ang 28 para sa akin. Report. Hindi ko sabihin, kasama mo itong sila, Wells. Ano na kami, nag-kaitin din. Oo, bakit kilala mo yun? Di kilala mo si Bullinger. Oo, kilala ko. May mga books out of time. Ang sabihin ganun. So, nung last Sunday na gabi, ang tagal namin nag-uusap dyan, habang nag-sharing kami, na, doon ko lang nare-record yung mga napag-aralan ko tungkol sa kanila, sa dispensation. So, praise God. Ko, sana makapunta ko din dito si Captain Sarit, at dito lang sana sa inyo, marami tayo pwede nilipos. Talagang kung suyid na talaga ang dispensation na isa, marami silang talaga may pag-adaptation. Anyway, sinabi ko lang yung marami sana gusto kong share na pagkata natin yung sinasabi ng dispensation ng first Acts 2 on the day of Pentecost. Made Acts, Acts 9 to 13. Yung isa pang pananaw nila, it's Acts 28, verse 28, 5, 26, na doon yun, hanggang mababa yun. Ano sinasabi sa Acts chapter 28? Sinasabi nila, nagkutong na ang time ng Jew before 28. Mababa na yun. Hanggang Acts chapter 2. Ibig sabihin, dispensation of the Jews yan. Kasi ang ibig sabihin ng dispensation of the grace of God is a preaching na biyayang, minsahin biyayang ng Diyos para sa mga hikin, hindi para sa Diyos. Yun yung pinagtatalunan nila doon. So anyway, gusto ko lang na isingit mga kapatid yung tungkol sa binanggit kanina, Revelation chapter 8, verse 1, about the silence, harsh silence, no? Dahil meron pong malaking inalaman sa panahon nito. Ngayon, may Revelation chapter 10 about thunders. So chapter 10, verse 3 and 4. He cried, and then seven thunders had uttered their voices. Now, itong 8-1, silence, opening of the seven seals, at saka Revelation 10, 3 and 4. Malaki ang kaugnayan ng mensahe sa panahon natin ng Laodicea. Sa pinangahawakan natin, Hukong Ministry. Okay? Kasi ganito po. Pag binasa natin ang Revelation chapter 3, verse 14, hindi ba yun yung Laodicea? Kung Laodicea ang babasahin natin, dito binanggit yung spirit ng lukewarm. Ngayon, yung spirit mo ng lukewarm, kalaban ko ito ng progressive ministry.
at tapat na kalaban ng progressive ministry. Ibig sabihin, pag ang tao ngayon na may alam sa Biblia, either na siya ay nasa progression o nandun siya sa kalagayan ng lukewarm. Okay. Napapag-usapan natin ang laman ng hubong ministry, mayroong doctrine. Liberian, may LCM, PDA, at saka Progressive Ministry. Okay. Pasok tayo doon sa doctrine. Alam na natin eh. Ang doctrine, kahit sa panahon nila Pablo, hanggang sa panahon natin ngayon, may doctrine ba? Ini-enjoy na nila Pablo yun. Sa panahon din natin, ini-enjoy din natin ang doctrine. Pero, kapag hindi po sila naging matalino sa panahon natin ito, ang kinuha nilang enjoyment is doctrine. Mawawalan na sila doon sa pinakamahalaga. Ano yung pinakamahalaga? Ang pinakamahalaga, kung ano yung katapat ng panahon ito. Kung puro doctrine na ang tao, hindi mo kayang tapatan yung espiritu ng lukewarm na yun. Hindi ka kayang isang tanong, doctrine ka na? Okay. Ang isa sa pinakamalaking trabaho ng Espiritu ngayon na hindi alam ng tao, it's BTA. Bakit dati sinabi BTA? Ang BTA, ibig sabihin niyan is sa family. Kasama sa BTA, LCF. Kasama sa progressive. Okay? Katapat siya ng lukewarm spirit. Amen. Kung ang tao doctrine na lang ngayon, hindi niya kaya ng salungatin ang espiritu ng lukewarm. For example, sa PTA tayo, ang PTA, ang pinag-uusapan, training ng family. Bakit? Kailangan ang training ng family. Kasi, yun ang mensahe na papalamon sa akin ngayon. Ano ang espiritu ng Laodicea? Lukewarm. At malala. Kaya ito ay nilabas kasi minsay na papanahon ng paglalata ngayon. Tama? Kaya natin ini-emphasize na ganito ang kailangan, ganito ang kailangan, ganito ang gawin, ganito ang gawin. Emphasize yan eh. Bakit kinailangan emphasize? Kasi yun talaga ang katapat ng panahon natin. Sa panahon nila Pablo, meron din silang mensahe, may doktrina. Meron din silang mensahe na PDA. Meron silang LCM. Pero hindi nila ina-emphasize. Bakit? Sa panahon kasi nila, hindi masyado problema yun. Doktrinal. Doktrinal sila sa panahon nila. Hindi masyado problema ang sakit ng pamilya. Pero bakit sa panahon natin kinailangan? Kasi malala sa panahon natin. Amen? Amen? Kaya kung ang tao nakabawalan sa doktrina, makikita mo yung mararamdaman niya sa sarili niya, yung lukewarm spirit, ayaw niya. Ayaw niya sumabay doon. Tawa niyo? Ayaw sumabay doon sa matinding pangangailangan ng panahon natin. Tama? Amen. At itong mensahe nito, ang laman ng pinaka-ultimate 7C. At laman ng thunder. Kumukulo pagka nag-share ka pala ng tungkol sa PTA, pagka pinitangi ka, ibig sabihin kumukulo ka. Amen? O sige, ibang naman ba ito? Ano?